Tapos pag may conflict na, may na-violate sa batas, kaso. So, ang mag-interpret sa batas na ginagawa ng Congress at in-enforce ng Presidente, ang Supreme Court. So, ang Supreme Court, bago ang Supreme Court, may lower court pa yan. May mga municipal trial court, regional trial court, Court of Appeals, up to the Supreme Court. Don't forget, ang Court of Appeals and the Sandigan Bayan, same level yan. Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, and the Court of Appeals, same level yan. So, lahat ng mga desisyon nila, ang mag-appeal, ang mag-review, will be the Supreme Court. So, the Supreme Court will be the final arbiter of the land. Kuya Mark, ano ba epekto sa batas sa interpretation ng kataas-taas ang hukuman sa penal law? Yung interpretation ng Supreme Court sa mga penal laws, yun ang tinatawag, they have the force and effect of the law of the land. They are part of the legal system. Part of the legal principle, legal system of the Philippines, yung mga interpretation ng Supreme Court. Hindi sila batas, ha? Mm. Hindi batas yung mga desisyon ng Supreme Court. Kasi may tinatawag tayong equal protection clause. May tinatawag tayong separation of powers. Ang role ng Supreme Court is to interpret the law. The role of the President is to enforce the law. The role ng Senado at saka ng Kongreso is to make laws. So ibig sabihin, ang Congress hindi gumagawa, ang Supreme Court hindi gumagawa ng krimen. Ang ginagawa ng Supreme Court is just to interpret the law. And yung interpretation nila sa batas will form part of the legal system and it has the force and effect of the law. But hindi iyan batas. It only has the force and effect of a law. Dito ba papasok kay Mark yung mga nababasa natin sa balita na jurisprudence? Yun ang jurisprudence. That is part of the legal system of the Philippines. It has the force and effect of a law, but it is not a law. Pag, for example, ang jurisprudence na kasong ito, ito ang resulta. Ito na yung susundan ng mga susunod na kaso na kaparehas. Oh yes. And unless na baguhin ng Korte Suprema yung kanilang desisyon, so, kung hindi nila baguhin, kung ano yung desisyon ng Korte Suprema, yun pa rin ang applicable sa lahat ng mga kaso na same facts and same situation and same legal interpretation. Kailangan, consistent dapat ang Supreme Court. Except kung baguhin nila, pag baguhin nila, pwede naman nila baguhin yan kung may mga... minsan nagkamali sila minsan. Mali yung mga interpretation nila. Binabago nila yung mga interpretation nila. Right naman ang Supreme Court yan. Kasi at the end of the day, tao tayo lahat eh. So hindi naman tayo perfect. So minsan, pwede lang baguhin yan. But as much possible, they should be consistent with their principle and with their decisions. Kaya Mark, lagi natin ang babasa sa mga balita. Supreme Court bilang final arbiter sa lahat ng mga kaso. Hmm. Pwede buwang maipaliwanag ng mas kaunti pa yung sa klaw ng kapangyarihan ng Korte Suprema. Okay, this is the principle of the equal, yung tinatawag na separation of powers. Hmm. In separation of powers, sabi ko nga, ang gumagawa ng batas, congressman, senador. Legislative. Sila yung gumagawa ng batas. Mm. Pagkatapos ang paggawa ng batas, i-approve yan ng presidente, tapos ang mag-enforce ng batas, ang presidente. Executive. Executive. Pagkatapos, executive, yung mga kabinete, they are the one who will enforce the law. Tapos, pag may conflict na, may na-violate sa batas, kaso. So, ang mag-interpret sa batas na ginagawa ng Congress at in-enforce ng presidente, ang Supreme Court. So, ang Supreme Court, bago ang Supreme Court, may lower court pa yan. May mga municipal trial court, regional trial court, Court of Appeals, up to the Supreme Court. Don't forget, ang Court of Appeals and the Sandigan Bayan, same level yan. Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, and the Court of Appeals, same level yan. So, lahat ng mga desisyon nila, ang mag-appeal, ang mag-review, will be the Supreme Court. So, the Supreme Court will be the final arbiter of the land. Final arbiter yan, but may limitation pa rin ang Supreme Court kahit na final arbiter of the land. Yun ang tinatawag na the pardoning power of the President. Mm. So kahit na final and executory na ang decision ng Supreme Court, pwede pa rin yan mabago kung i-apila or i-pardon ng Presidente ang isang criminal case. But discretionary naman ang Presidente yan. But ang limitation naman sa power ng Presidente, hindi niya pwede i-pardon ang isang kaso kung hindi pa final. Kailangan maging final muna sa Supreme Court bago i-pardon. That's why if you remember the case of Joseph Estrada, na-convict siya. Mm.
sa I think sa Sandigan Bayan. That's why pinag-isipan nila kung mag-appeal sila sa Supreme Court. Kasi kung mag-appeal sila sa Supreme Court, hindi maging final ang desisyon ng Sandigan Bayan. Walang final verdict. Oh, so, ibig sabihin, hindi siya pwede i-pardon ni PGMA, ni President Gloria, kasi hindi pa final. So, ang ginagawa yata ng abogado nila, naging final muna sa Sandigan Bayan bago siya na-pardon ni President Gloria Arroyo. At it happened. So, yun yan. So, hindi siya nag-appeal sa Supreme Court. Doon na lang sa Sandigan Bayan, naging final na bago siya pinardon ng presidente at that time.